Oo, ako pa lang. Plastic. Parang dati, wala. Daro lang yan, nung, di ba dati na, nabubulog kasi yung ano eh. Yung mga nabubulog dati noon, wala eh. Yung mga plastic, hindi nabubulog yan eh. Nakakalikasan na yan. Wala nang mga gumagawa dyan. Araw-araw, araw-araw yun yan. Talagang ganun ang mangyayari yan. Hindi na mawawala yan. Ang dami na, yung MMD nga, araw-araw lang ito. Sabi nila, parang hindi nagbabago eh. Ganun pa rin ng ganun. Kasi makikita nila, akala nila, wala rin silang kukunin eh. Makikita nila yung basura, parting ganun. Palaging ganun na lang dito. Pero saan galing yung mga basura, kuya? O saan-saan lang. Bulacan, Cavite, Pasig, Binida, Santa Cruz. Maraming kuha dyan eh, maraming squatter dyan eh, di ba? Mga tabing tabing ilog, yun, tapo lang ng tapo ng basura. Kaya ganyan na nangyayari sa... Pero kahit ilang beses maglinis, may pag-asa ba? Malinis tong malilagay? Wala, hindi naman. Wala na pag-asa yan. Gagaroon na pag-asa yan kung babagawin yung sistema. Hey, Sam, check. Hey. Gano'n na kayo katagal dito, sir, sa Manila Bay? Katagal na, sir. Bakit ito? Hindi pa nagagawa ito. Hindi ito na ako. Kasi dati akong gwardiya rito sa mga hotel noong araw hanggang ngayon. Kada taon, kada kailan po nagiging ganyan ang sitwasyon ng basura sa Manila Bay? Marami pa. Malakas po ang alon. Ayan, maraming basura na dumarating dito. Tapos malakas naman ang alon, kukunin naman, alis naman yung basura, malinis na naman, babalik na naman. Ano po sa tingin niyo ang problema ng Manila Bay? Ang gulong lang dito, hindi lang paglinis yan. Nakikita ko yan, sir. Hindi siya maglinis. Sabog ng maraming dumilito, nililinisan lang agad yan. Darap yung mga tao. Ano pong nagiging sanhi ng pagiging ganto ng basura? Wala po. Inaipo-naipo yung truck. Nakabuti ng truck. Ang kuwan, basura man. Pag maraming basura, simple, pwede basura yan. Mula sa iyo ito kasi hanggang dito. Sa tabi, marami. Pero marami rin tao na kumukuha ng mga plastic. Hanap buhay nila, tabi nila ng plastic. Kung kayo po bibigyan ng pagkakataon, ano pong pwedeng maging suggestion ninyo para magkaroon ng pagbabago at maging malinis muli ang Manila Bay tulad ng dati? Yun, ang nakita ko maganda, maintain ang paglinis. Maglinis yung mga naglilinis ito, maintain. Saka maglagay yung drum, dagdagan. Parang mga tao na maikwan, madali lang nila itapon. Ay, ilan lang ang drum nito, puno agad. Kaya, yung iba, iniiwan nila sa upuan. Humangin, napapadpad sa dagat. Yung iba nang tinatapon nila sa dagat. Diego Tanjuli from Manila. So, gising ako ng maaga to help in this coastal cleanup kasi it's the least I can do to help as a part, as a scholar ng bayan. I think na we should do our own part to help the Philippines improve as a country. And I also believe na may chance pa yung Manila Bay if there's a concentrated effort by the government to provide better dump sites,
and implement stricter laws as to garbage disposal for the companies in the seaports around Manila. I think the major problem is that the people are not educated as to where to throw. They think that if they throw their trash in the sea or Manila Bay, they think that it will just simply go away. But they need to be taught that what you throw in the ocean stays there for a very, very long time. All of us have a part to play. Even if it's a minor one, we should just try to help out in our own little way. Actually, Ilona Dawad from the University of Philippines, Manila. So I joined this event in order to help clean the Manila Bay. So I've been seeing in the news all the dirt sa ocean. And then concerned ako kasi not only because I'm from Manila, because as a citizen of our country, para ma-promote yung cleanliness of our area. Yung main problem ng Manila Bay, aside from the madumi, kasi I don't think it's really with the Manila Bay. I think it's also with the people kasi talaga. Hindi kasi marunong yung tao talaga mag-dispose ng kanilang garbage na property. If yung people, marunong sila mag-cleanes tsaka yung basura nila itapon sa tamang place, hindi naman siguro magdudumihan ng ganito ang masyadong manis. Aside from that, Manila Bay is a very open area. Patapos, if you join that with people who are uneducated when it comes to maintaining cleanliness, nakaka-promote talaga siya ng isang environment na madumi. Tayo naman, nasa isang bansa lang tayo, so we should be concerned citizens. Kasi yung basurang tinatapon nyo lang kahit saan, nakaka-affect yan sa lahat ng tao. You might think na now, wala siyang magagawa dahil pagitan na kinirapan. Pero in the long run, kung nagpa-pile up yan, malaki yung effect niya sa environment at sa health ng mga tao na katira malapit sa place na yun. T-shirt to, di tayo kasama. Alim lang kami, sir. First time nyo dito mag-ano, sir? Maglinis? One more. Sweeper kami, sir. Araw-araw lang dito kami. Dito ka lang to, eh. Sasama-sama tayo dito. Pogi, balik tarim na rin ano, kalag. Baka may madali pa, balik tarim mo. Kaya bago yung nga, tanongin nyo muna. Bago nyo iba to dyan, tanongin nyo muna. Ano bilang nyo? Resam! Kaya po siya, matatagal tayo kung... Estimate nyo na lang yan. Hindi mangyayari na. What's your name? Randy Pineda. So, what made you help out sa dito?
kasi po yung nakita na natin sa nagdaang bagyo, so maraming nasalanta, so parang tulong na rin siya para dun sa iba na, kasi tayo rin naman yung magsasuffer kapag lalong dumami. So what do you think is the major problem dito sa Manila Bay? Yung ano po, yung discipline po sa pagtatabo ng basura. So mostly, anong mga nakokolekta nyo dito ngayon? Yun po, yung mga gamit, yung mga more on plastics eh. Plastics. So basically, plastic is the most The one dominant that, dito. Opo. Magkaroon lang ng discipline sa pagtatapo ng basura kasi tayo rin yung magsasacrifice sa bandang. Okay. Do you think, is there any connection sa government dito? Siyempre po, dapat po maganda rin implementation ng batas para po mapasunod yung mga mamamayan. Saan nalalaman mo, anong ahensya ng gobyerno dapat ang kumikilos dito? MMDA is one, and then the local government. The local government. Naumpisahan eh, walang matatapos eh. Kailangan naumpisa ng mga bagay-bagay. Inos na, kabataan. My name is Caterina L. Olabarrieta. Galing po ako sa pamantasan ng lungsod ng Manila. And nandito kami ngayon kasi yung sa main reason namin of ecology, because we're studying eco-science, which deals with ecological awareness. So, kasi ang nakikita namin as a student na yung mga tao, parang reklamo sila ng reklamo na nagbabaha, pero yung main reason na kaya nagbabaha, it's not the government na hindi nila tinitake charge yung nasa paligid natin. Kundi tayo mismo yung nagiging reason ba't nakakaganito yung place natin sa Pilipinas. So, ako papayo mo lang, kung ikaw mismo ayaw mo mangyari sa lugar mo or sa bansa mo yon, you should be yung ikaw yung first step and hindi yung iba, at sana wag na sisihin. Wag na tayo magsisihan, kundi tayo mismo yung gumalaw para magkaroon ng pagbabago. I love Manila. I love Manila. I love Manila Bay. I love Manila Bay.